Bago pa rin sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Bantay sarado ngayon ng dating PSG o Presidential Security Group na si Commander Brigade General Jesus P. Durante ng Philippine Army na siyang utak umano sa pagpatay sa negosyante at modelong si Ivonette Chua Plaza noong nakaraang December 29, 2022 sa Davao City. Hayag ng Special Investigation Task Group lumalabas sa kanilang investigasyon si Durante na ang naging dahilan para isampa ang kasong murder at may walo pang sangkot na pawang mga miyembro ng 1,000 First Infantry Brigade. Dagdag pa ng SITG kwento ng saksi, si Staff Sergeant Delphine Llareras Shalsa Jr. ang umunay nagsilbing gunman habang ang driver naman ng motorsiklo ay si Corporal Adrian N. Cachero. At si Brigade Deputy Commander Colonel Michael D. Lequiayo ang umunay nagbigay ng impormasyon ng biktima at pondo para sa pagpatay. Sa pagdamit ng pangalan ni Durante ay agad naman umaksyon si Army Chief General Romeo Browner Jr. Tinanggal niya sa pwesto si Durante bilang commander ng Army's 1,000 First Infantry Brigade nakabase sa Davao de Oro. Narito naman ang komento ng ating mga kababayan kaugnay sa nasabing issue. Ayon kay Jubes JRM, men and women of uniform is now hard to build the trust. Dapat lahat ng mga anak natin encouraged to join in the force to protect our family. Ayon naman kay Francis Rodel Digala, Philippine Army, minsan sundalo, minsan hitman, at minsan riding in tandem, mga opisyal nila, mga sindikato. Ayon naman kay Ronnie Ruse, ganyan ang mga taong pinag-aral, binihisan at pinakain ng gobyerno, bibigyan ng maayos na trabaho, after that, ganung pagkatao pa ang nabuo. Ayon naman kay Odnyos Odnyos, sana exclusive na may bitay para sa mga sundalo at mga pulis na napapatunayang gumawa ng mga karumal-dumal na krimen. Nawawalan na ng tiwala ang mga tao sa militar at kapulisan. Celebrate kami ngayon eh. Kaya masaya, no? So, eto ah. Oh, ayan, katulang masaya siya. I love you. Lahat ng supporters natin. Ayan. Nako, ang dami niyan, DG Bantag. Actually, maraming nagsasabi sa akin, pag nakausap niyo si DG, convinced niyo tumakbo ng senador. O totoo yan, maraming nagsasabi. Kaya, sana, no? Eh, sa gayon, hindi ko pa alam, wala pa sa isip ata ni DG Bantag. Pero, baka makonvince natin, no? Baka makonvince natin si DG Bantag tumakbo sana senador. Eh, isa lang ang gusto ko. Alam nyo, binabanggit natin sa live. Napanood ko na yun, Tol. Oo, ayun eh. Ipadrag test lahat. Tama. Mga presidential appointees at mga senador, congressman. Oo. Mga politiko. Oo. Tama lang yun. Dapat, no? Agree naman siya. Agree nga. No. Two thumbs up. Pati pa ako, gusto nyo, itaas ko pa eh. No. Pero katuwaan muna tayo, huwag nyo masyadong seryosohin ha. Huwag tayo seryoso kasi maiba naman tayo ngayon. Kasi masyado nang seryoso eh. Meron tayong ipapagawa kay DG Bantag. Huwag nang pasasayawin ha. Huwag naman, Tol. Huwag sayaw. Meron tayong ipapagawa. Maiba naman kasi Corny na laging seryoso eh. Siyempre, laki na ng problema natin sa angkat-angkat na yan. Biyahe. Sibuyas. Biyahe ng biyahe. Eh ngayon, try naman natin, ha? Mag-iba. Medyo huwag tayo seryoso. Medyo kakaiba, ha? Ganito, magsasabi ako ng mga salita kay DG Bantag. Okay lang ba yun? Tapos, ano muna, trial muna. Trial muna, tapos i-describe nyo sa akin in one word or two words. Alam ko na yan. Nakita ko na kayo eh. TRRD yan. Yan. Halimbawa, droga. Ha? Salot. Ayun. Droga. Ha? Salot. Epidemia. Pwede na. Hukay. Putang ina. Katuwaan lang tayo, ha? Ay, kita mo. Eto na tayo. Putang ina. Hukay na yan. Hukay. Hukay ni Katapang. Oo nga. Kasi... Hinukay ko ganito eh. Hinukay niya ganun. Ay,
Meron, may chismis. Eh, meron niya. Nadinig ko yan kay DJ Bantaga. I-discuss natin yan sa live yan. Pinalaki pala ko kayo, no? Oo, pinalalim. Ewan ko kung pinalaki pa. Oo. Andun lang naman mga... Total, nabanggit mo na si Katapang eh. O yan ang next ko sa'yo. Oh. Katapang. Katapang? Katapang. Kengkoy. Tanimbala. Tanimbala. Kengkoy. Sa 44 sa totoo lang. Ay, sa 44. Ah. Alam nyo yan, sa 44. Alam nyo yan eh, ha? Ano pa? May iba naman. Bagyo. Bagyo? Malamig. Masarap dito. Oy. Mamaya na tayo dun sa mga seryoso. Oh, sige, mga daan-daan. Bucor. Ha? Sakit sa ulo. Sakit sa ulo. Oo. Sabi ko na, noon pa yan ay sakit sa ulo talaga. Kubol. Kubol? May kubo na ngayon. May bago na ngayon. Tinanggal ang kubol. Tama ba intindi ko sa... Tinanggal ang kubol. Dinimulis lahat ng kubol. Ngayon, dinis guys nila yung kubol, bahay kubo. Bahay kubo nilagyan na. Tapos tatakpan na nila. Oh. Eh, di kubol din yun. Kubol pa rin, oh. Galing nila eh. Ang galing, no? Magaling si Katapang, bilib ako. Tinanggal ang kubol, naglagay ng bahay kubo. Bahay kubo. Tapos pagtagal-tagal, lalagyan ng parang, ano na rin yun. Yan. Kubol na rin. Concert. Pulang ko. Nagkakatuwa pala itong program na to. Okay. Sayang nga, kanina naputol tayo, kaya na ganito yung camera natin eh. Pero kaya tuloy tayo ha. Concert pala ko lang. Diba? Talo yung concert ni Tony G? Ha? Wala. Walang binatbadyo. Eh, check ko lang ko, parang nag-platinum pa yun eh. Pero yun yung pumatay ng 13, katawa. Sa bank robber nila. Mm-hmm. Sama ni Aguho yun. Sa witness protection program. Asan na nga pala yun, sir? Aguho? Hindi tinatago ni Buyang Ying. nawawala. Daming nawawala. Hindi pa nakalkal yun, ha? Wala pa, oo. Wala pa. Eh, paano? Silang nasa puder, di ba? Eh, siya yata ang presidente. Excuse me, pasensya na. Pasensya sa mga viewers mo na ano. Hindi, okay. Okay lang yan, okay lang yan. Red horse. Ha? Tanim. Tanim. Alam mo to, sa tagal ko sa serbisyo ng pangungulungan, never na maging ano yung red horse na yan. First time in history. Ang galing niya, Guinness World Record itong si Katapang. Oh, parang si BBM pa. Oo. First time, explain natin, pwede ba natin explain? Pwede, kasi ano daw, medyo magulo daw yan nangyari dyan sa Red Horse na yan. Eh, nabanggit ko na rin yung Red Horse na punta tayo sa Red Horse. No? First time in the history daw ng Bucor, yung Red Horse na yan. At saka sa BJP rin. Sa BJMP. Sir, bakit first time? Eh, alam mo, kung talagang ikaw salbahay ka at nagpapalusot ka ng alak, hindi inkan. Kasi may matitirang ebidensya sa dami ng pinakita nila, di ba? Masusunog mo ba yon? Matudurog mo ba? Hindi, mayroon at mayroong ebidensyang matitira. Ang talagang pinapalusot nila, mga nakabote. Okay. Kung may lulusot yun. O kaya nakaplastik. Kasi yung plastik, susunugin nila. Yung bote naman, dinidikdik nila, parang buhangin. Walang ebidensya. Pag sinaboy mo na sa lupa yon, tapos kaya, na. Kaya ang galing ni Katapang eh. Bilib ako kay Katapang, Red Horse. Dilata, no? Incan. Basta bilib ako sa kanya, may Red Horse. Pwede, first time daw yan, ha? First time, Red Horse Incan sa Bucor. Medyo, ha? Kakaiba yan, ha? Kakaiba yun? Oo, kakaiba. First time to yun. Tama naman. Paano mo ilalabas yung ganong kadami? E di, hindi mo na nga maitatago yun. Saan mo itatapon yun? Saan mo itatapon to? E, mayroong ebidensya pa rin. E di ba yung bote kapag dinurog mo, wala na. Yung plastic sunugin mo, wala na. First time yun. Pero tagal ko sa kulungan kung ako yun, hindi yung Red Horse. Ay kagaguan. At yan ang bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Ito po si Leon DC. At ito ang One News Report. Rewind, react, respond. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell.
for more updates.